Hi there, thank you for checking out my channel, thank you for clicking on this video, and this video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests, like the civil service exam. And if you have been watching the past few videos, yes, I have been wearing the same shirt. That's because tag-ulan dito sa Pilipinas right now and I'm making this video. So ngayon lang merong araw, so I'm making sure that I'm maximizing my time and shooting as many videos as I could habang may araw pa. Kasi mamaya hapon, sigurado uulan na naman. Alright, so today we're going to talk about part 2 of my series on percentages. If you haven't seen the first video on that, you can click right here to catch up. I suggest that you watch this video first before you watch this particular video. You watch the old video first para makapag-catch up kayo. Kasi some of the concepts that I'm going to use today are coming from that video. So kung comfortable na kayo with percentages, we can jump right into itong problem solving natin when it comes to percentages. Okay, so sa exam, usually marami lumalabas yung mga tanong na 55 is blank percent of 100, or 100 is blank percent of ganyan, or what is 2% of this number, stuff like that. I'm going to talk to you about an easy way for you to solve that problem. Kasi madali lang naman talaga yun actually, kailangan nyo lang ng practice. In order for me to demonstrate that, I'm going to switch to my PC right here. So I'll see you in a bit. Okay, so this is part 2 ng percentages na series. And this time we're going to talk about yung itong itsura ng problem. So before we talked about yung hinahanap lang yung equivalent ng percentage ng isang problem. If you haven't seen that video before, there should be a card popping up sa upper right side ng video if you're watching this from YouTube. Watch that video first because mas magiging madali sa inyo to pick up this lesson if you watch that first. If you haven't seen that, it may be a little tricky for you. So, pag-usapan natin ganitong klaseng problem. Ang style dito, you have to think of it the same way din yung traditional method before. Lahat ng is, gagawin mo siyang equals. And then yung off, gagawin mo siyang times. So the equation would be 288 equals x, okay, of times 360. Or kung ilulongkat natin to, magiging 288 is equal to 360x. Divide mo both sides by 360. So magiging 288 over 360 is equal to x. And then you can do it a number of ways. You can go straight dun sa 288 divided by 360. Tapos isosolve nyo siya ng horizontally. Or what I suggest that you do first would be yung 288 over 360, smallest terms nyo muna siya. So since pareho silang even, 8 and 0 ang nagtatapos. So any number that ends with 0, 2, 4, 6, 8 should be even. So pwede siya sa 2. Isa-isa na lang siya, 144 over 360, 180. Okay? Tapos from here, you could notice na agad na pwede siya sa i-divide both sides sa 12 over 12. Okay? Or, kung gusto nyo isa-isahin uli na ulitin uli sa 2 nang paulit-ulit, or 4, and then ganun, okay lang din. But sa case ko, since familiar ako with my numbers, alam ko na ang 144 is 120 plus 24. So 120, 10 na agad yan na 12, plus dalawang 12. So ibig sabihin, 144 divided by 12 is 12. Tapos yung 180, ang 180 is 120 plus 60, right? So ang 120 ay 10 12 plus 60, which is 5 12, kasi yun yung kalahati ng 120. So 12 over 15. Okay? And then from 12 over 15, pwede pa ba siya in lowest terms? You'd see na pareho silang pwedeng divisible by 3 over 3 na naman. So this would turn into 4 over 5 or 8 over 10. Okay? Which would be 8 divided by 10 is just moving it one decimal place like that. So 0.8 or 80%. So the answer here is 80%. That is if you want to compute it ng traditional method, kung gusto nyong itodo lahat. Okay? Again, you could go straight to dividing it like this, or i-lowest terms yung muna para you can figure it out. The other option would be something that I will show you. I usually teach this in my live events, but I'm going to make an exception right here kasi marami tong ganitong lumabas last time. So pag-uusapan natin yung ganitong tanong. Same question, right? Obviously, nandiyan yung 80 na na-solve na natin, pero I'm going to explain to you kung ano yung gagawin ninyo in order for you not to compute it dun sa traditional method. Instead, you're just going to estimate. Okay? So ang sabi natin, 288 daw yung number. Hinahanap kung anong percent siya ng
360. Ibig sabihin, 360 yung base number mo, right? Ibig sabihin, ang base number, ibig sabihin siya yung i-multiply mo itong percent na to para lumabas ito. Okay? So, kung magsisimula ka sa 360, okay, ang unang tanong is, ang 288 ba ay kalahati? Aabot mo siya sa kalahati ng 360. So, when I do that, ang gagawin mo lang would be to divide this number by 2. Which is something that's very easy to do kasi left to right lang yan. So, we have 2, tapos may isa kang maiiwan, 16, 8, we have 1 pala kasi 3 divided by 2 is 1. So, 1, tapos 16, 8, 0. So, ibig sabihin, ang 1 half or 50% ng 360 is 180. Okay? Pero 288 siya eh. So, ang 288 ay malayo pa yan sa 180. So, what you could do would be this. Lahat ng numbers na mataas, na mababa sa 50%, okay, ay hindi na pwedeng maging sagot. So, pagtingnan natin dito, hindi na siya pwedeng maging 48%. May process of elimination kasi mataas nga yung 288 kaysa sa 180. Eh, kalahati nga lang yung 180, di ba? So, mas mataas pa siya dun. So, hindi siya pwedeng maging 48. So, yung 112%, hindi rin siya pwede kasi ang 112%, ibig sabihin meron ka ng isang 360 tapos may sobra ka pang 12%. Eh, ang 288 is lower than 360, so hindi rin siya pwedeng sagot. So, it will leave you with two options. Kahit sa exam, if you master this technique, magagamit nyo to kasi this is the reason why hindi ako halos nag-scratch paper nung nag-exam ako because I'm familiar with these techniques. So, dalawa na lang pinagpipilian ko. I have 80 or 65. If gahol na kayo sa oras, wala ka na talagang time, at least mag-e-estimate ka na lang kung alin ang mas bagay. Or, kahit manghula kayo, at least na tumaas na yung level na tatama kayo sa sagot. So, the next question would be this. Sabi natin, ang 50% ay 180, right? So, ang target mo maging 288 siya. Kung ang idadagdag ko lang ay 10% or 15%, okay? Ibig sabihin, ang idadagdag ko lang would be 360. Iruurong ko yung isang yung decimal point ng isang beses. So, 36 ang 10%, right? Parang yung ginawa natin sa video last time that I posted. So, ibig sabihin, ang 36, ito ang 10%. So, kung ang 60% would be just around 216 lang, 216 lang ang 60%, eh malayo pa yung 288 kesa sa 216. So, ang hula ko would be A, 80. So, that is how you solve it without actually doing any math. If you master this method, you won't need to write all of this down. I just wrote this down just for you to kind of picture what goes on in my mind. Okay? So, try natin dito ha. I'll show you. Ayun, ganito gagawin muna natin. I'm going to show you how to do it and then the next slide, I'm going to let you do it yourself. So again, this time we're just going to estimate things. So sabi, 16 daw is blank percent, X percent of 48. Again, you can do this, okay? Pwede nyo isolve yan ng ganyan. Or in my case, again, ang gagawin mo lang, ano ang kalahati or 50% ng 48, okay? And that would be 1 half nito. So, 48 divided by 2 is just 24. Okay? 24 ang kalahati. Eh, 16 lang siya. Diba? So, ibig sabihin, mas mababa siya sa 50%. Ibig sabihin, hindi na to pwedeng sagot. Hindi na to pwedeng sagot. Again, you will be left with two answers na lang. 12.15 or 33.33. So, what you could do next would be, we're starting out with 48, right? Eh, ang 12.15%, malapit na yan sa 10, right? So, on 12%, iurong natin to, you have 4.8, ito yung 10%. Dadagdagan mo lang ng 2% yan. So, mababa, maliit na number lang. Okay, para makuha mo yung 12%. Mga decimal point lang din yan. Eh, 16 yung binigay. So, parang masyado naman siyang malayo. Okay, doon sa 4.8. So, kung manghula na rin lang ako, I would answer letter D. And in fact, even if you do this long cut, yun din ang lalabas. Kasi if you solve it long cut, 16 is equal to X times 48. You have 16 is equal to 48. X, di-divide mo siya both sides sa 48. Ang lalabas dito would be 16 over 48. So, i-divide mo siya both sides sa 4, you will have 4 over 12 or 1/3. And ang 1/3, ang equivalent niya is 33.33%. So, again, you can do it long cut.
Okay? You can do it this way by estimation, whatever works for you. So, the next slide, I'm going to show it to you. Tapos, I want you to hit pause so you can solve it for yourself. I-pause nyo muna yung video and then i-unpause nyo siya to see kung ano yung kung tama kayo sa sagot ninyo. Okay? Ready? Go. So, hit pause. Alright, so let's try to see if tama kayo sa sagot ninyo ha. Alright, so number 4, we have 4, 5, 20. Ano daw ang 35% niya? Okay, so ito yung good question for our past video. So, ang 35% daw ng 4, 5, 20. Again, you can do it a number of ways. Pwede ka magsalita, magsimula sa 10, 10, 10, 5. Diyan ang ginawa natin sa first video. So, ibig sabihin, imumove mo lang yung decimal place na isang beses. You have 452. 452, and kalahati ng 452, which is 2, 2, 6. Tapos i-add mo sila lahat. So, lalabas ang last digit rule applies, kasi addition yan. So, 6 plus 6 is 12. Kung ano yung natatapos sa number 2, yun ang sagot. You have letter C, 1582. Another option would be this, by estimation. So, 4520, ang hinahanap daw is 35%. Ngayon, ang 35%, di ba malapit na siya sa 33.33% or one-third? So, what I could do would be, i-divide ko siya in my mind, estimation lang, divide mo siya by 3. So, 45 divided by 3 is 1,500 plus, right? And ang pinakamalapit lang sa sagot, na sagot is still letter C. So, again, you can do that. Pwede nyo rin siya i-traditional method, so 0.35 times 4520 equals, tapos kung ano yung nahanap. Whatever works for you. But again, I think my method is actually faster. Number 5, 312 is blank percent of 240. So, 312 yung number, hinanap natin kung ilang percent. So, again, traditional method, 312 is equal to x times 240. Or, what you could do would be this. So, 240, mas maliit siya sa 312. So, definitely, the answer should be more than 100%. Bakit? Kasi ang 240 is 100% of 240. At 312 siya. So, ibig sabihin, mas sobra pa siya sa 240. So, ibig sabihin, hindi na pwede maging sagot yung letter A and C. Kasi mas mababa siya sa 100%. So, again, you're left with two options lang. Either 115 or 130. Mamimili ka na lang kung ano yung better answer. So, again, 312. Okay, ang target natin, meron ka ng 240 kasi yun yung 100. Kung ang idadagdag ko lang sa kanya ay 10%, which is closer dun sa 115, ibig sabihin, magdadagdag lang ako ng isa pang 24 kasi imumove ko yung decimal place na isang beses. So, that would leave you with around 264 lang. Okay? Ibig sabihin, yung 115 would be 264, malapit lang sa 264. So, parang bitin siya. So, ang isasagot ko would be letter D, 130. Bakit? Kasi 240 plus one-third, siguro mga one-third ng 240. So, 240 divided by 3 would be 80. A little less than 80. So, gawin natin siguro mga around 70. Okay? Would be 310. So, mas malapit siya sa 312 kaysa sa, kasi yung 264 malapit siya sa 312. So, the answer would be 130. Again, you can use the long cut pero mas matagal lang onte. Alright, so I hope you learned something new today. If you did, please click thumbs up. That way, malalaman ko kung nakakatulong ba sa inyo yung mga videos that I make. So, there are a few of these coming up really soon. I'm going to make more, lalo na sa mga mag-exam really soon. So, if you want to see the next video as soon as it posts, you can click right here to subscribe para malaman ninyo pag available na yung video, mapapanood nyo siya agad. You can click right here to catch up if you haven't seen the rest of the videos. There are around 70 of those right now. So, panoorin nyo siya para matutunan yung ibang techniques that I allude to. You can also click right here for the entire series on the percentages that you can watch and share to your friends. So, feel free to share all this content. All these are for free. Share it with your friends para mas marami sa inyo ang makapasa sa exam. And again, go to my Facebook page, www.facebook.com/teamlyqa. For you to be part of Team Lyqa online, you can click like doon sa page na yun para malaman ninyo yung mga updates natin. So, see you on my next video, guys. Happy learning and God bless. Kaya niyan.